si Grace Cruz para sa Bible World. Naranasan mo na bang maghintay? Mainipin ka ba? Kapag may check-up ka sa doktor, ganito ka ba? Naku, number 25 ako. Number 3 pa lang yung nasa loob, ang tagal ko pa. Kapag may ka-date ka, at nauna ka dun sa lugar, ano ba, wala pa siya? Anong oras na? Pag magbabayad ka na sa cashier sa grocery, at nakita mo yung haba ng pila, inip na inip ka na dun pa lang sa pagkakakita mo ng haba ng pila. Pag nanonood ka ng telenovela, kapareho ba kita? Fast forward ng fast forward. Bakit? Kasi naiinip ako. Right now, we are waiting para dun sa vaccine ng COVID-19. Ayon sa mga eksperto, tao na nga abutin bago ma-perfect ito. Inip na inip din tayo sa loob ng ating mga tahanan kasi hindi tayo pwedeng lumabas. Ayon sa Ecclesiastes o Mangangaral 3:1-8:11, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahon at tinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipo ng mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawalan din. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagpapatong. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapurot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. He has made everything beautiful in His time. Turuan po natin ang ating mga sarili na i-enjoy yung mga pangyayari sa ating mga buhay. Remember, there is a time for everything. Ang haba po ng panahon natin ngayon dahil may pandemic. Ang haba ng panahon natin para sa ating mga pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Ito po yung time na pwede nating i-express sa kanila yung ating pasasalamat. Dahil sila yung nag-aalala sa atin, sila yung umaalalay sa atin, sila din yung mga gumagawa ng bagay na hindi natin pwedeng gawin ngayon. Yung iba po, na-realize nila na sa panahon ngayon, marunong pala sila magtanim. Noong araw po, ang tawag doon ay may mga bintam. Pero ngayon po, iba na ang tawag dito. Mga certified plantito at plantita. Yung iba naman po, nagbe-bake, nagluluto, at nagiging source ito ng kanilang income sa panahon ngayon. Dahil there is a time for everything, huwag tayong magmadali. Huwag tayong mainip. Let us wait for the right time. And as we wait, i-develop po natin yung ating mga character. Weaknesses, ito yung right time to believe, to trust, and have faith in the Lord that His timing is always and will always be the best. Kahit na masakit, mahirap, matagal maghintay, nakakalungkot, always remember and believe that He has made everything beautiful in His time. Tayo manalangin. Panginoon, maraming tulos. Salamat sa araw nito. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo na napag-aralan namin ngayon. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin na Ikaw yung patuloy na umakbay sa amin habang naghihintay kami. At nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng faith na
matutunan namin na maghintay at maniwala na yung timing mo is always the best. At sa aming paghintay, Panginoon, nawa ma-develop yung aming mga character, ma-improve namin yung aming mga sarili, kasuhay, Panginoon. At ikaw yung patuloy na mauna sa amin. Ikaw po yung inaasahan namin na gagabay sa amin sa aming mga panahon ng paghihintay. Maging mahirap, masaya, malungkot, Panginoon. Alam namin na hindi mo kami iiwan. At alam namin, Panginoon, na you have made everything beautiful in your time. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.